Napapanood mo ngayon ang isang leaked video mula sa loob ng isang secret Chinese prison. Ang China ay isa sa mga pinakamalihim na bansa sa mundo. Ngunit ngayon ay mapapanood mo ang ilang mga leaked video mula sa China na hindi dapat makita ng sinuman. Mula sa secret footage ng nakapangingilabot na planong pagsalakay ng China sa Taiwan hanggang sa nakakatakot na video ng mga lockdown sa China. Sa ating unang video, matutunghayan natin ang isang nakapangingilabot na eksena sa isang black jail. Alam mo ba katropa na sa buong China ay mayroong mga secret prison na tinatawag na black jails? Ang mga bilangguang ito ay hindi kontrolado ng central government ng China. Sa halip, ang mga ito ay kontrolado ng mga local politicians. They're breaking in to break out prisoners from what's known as a black jail. Kadalasan, ang mga nakukulong sa mga black jail na ito ay mga nagpoprotesta o karibal sa politika. Noong 2009, isang reporter ang nagpunta sa isa sa mga sinasabing black jail ng China at nakuha niya ang address mula sa isang dating detainee. At nang siya ay makarating doon, ganito ang nangyari. Sa video, maririnig ang isang babae mula sa loob ng black jail na sumisigaw ng tulong. Sinubukan niyang lumabas at sinigawan ang reporter ng, "Nandito ka ba para iligtas ako?" May tatlong gwardiya sa loob ng bilangguang ito, ngunit tumanggi silang buksan muli ang pinto at wala tayong ideya kung ano ang nangyari sa babaeng nasa loob ng black jail. Ginawa ang mga bilangguang ito nang sa ganon ay hindi na kailangang sundin pa ng mga pulis ang batas na humahantong sa hindi makataong pagtrato sa mga bilanggo. Ang mga bilanggo ay karniwang nakukulong sa loob ng mga black jail sa loob ng ilang buwan hanggang ilang taon. Bagaman tinatawag na secret prison ang mga bilangguang ito, alam ng lahat ng tao na nag-i-exist ang mga ito. Gayunpaman, walang pakialam ang gobyerno kung alam ito ng lahat dahil alam nila na ang takot na makulong sa isa sa mga bilangguang ito ay sapat na para pigilan ang sinuman na magprotesta at yan mismo ang nais ng gobyerno ng China. Next, panoorin naman natin ang leaked video ng sinasabing invasion plan ng China sa Taiwan. Ang leaked video na ito ay nai-record noong 2022 at ipinapakita sa footage ang pag-uusap-usap ng mga Chinese commander tungkol sa planong pagsalakay ng China sa Taiwan. Matibay ang paniniwala ng China na pagmamay-ari nila ang Taiwan at sinabi pa ni Xi Jinping, presidente ng China, na malapit nang magsamang muli ang China at Taiwan. Ang 57-minute video ay nagpapakita ng isang top secret military meeting. Maririnig sa video na tinatalakay ng mga top commander ng China ang mga estratehiya kung papaano lulusubin ang Taiwan. Sinasabi rin nila sa video na hindi sila magdadalawang isip na magsimula ng digmaan at durugin ang soberanya ng Taiwan. Kamakailan, isang US general ang nagbabala at sinabing naniniwala siyang sasalakayin ng China ang Taiwan sa 2025. Sinabi ng US na kapag nangyari ito ay ipagtatanggol nila ang Taiwan, which means ang digmaan sa pagitan ng US at China ay maaaring sumiklab. Next, tingnan naman natin ang isang footage na lihim na kinuhanan sa isang prison camp sa China. Noong 2019, ipinapakita ng isang drone footage ang maraming bilanggo sa China. Daan-daang mga detainee ang nakasuot ng asul at ahit ang mga ulo. At ang lahat ng mga taong ito ay pinaniniwala ang mga Uyghur Muslim. Kamakailan, mas lalo pang lumala ang pagtrato ng China sa mga Muslim. Ang anumang relihiyon sa loob ng China ay mahigpit na ipinagbabawal at iyon ay dahil ayaw nilang sumamba ang sinuman ng higit pa sa Chinese Communist Party. Nakapangingilabot makita ang mga hanay ng mga preso na nakakulong, nakapiring ang mga mata at dose-dose ng mga gwardiya ang nakapaligid sa kanila. Ang video ay naiulat na kinuhanan sa rehiyon ng Xinjiang ng China.
Ito ang lugar kung saan ikinulong ng China ang daan-daang libong Muslim sa mga nakalipas na taon. Ngunit ano nga ba ang mangyayari sa mga taong ito? Well, ito yung medyo nakakatakot na part. Sila ay dadalhin sa lugar na tinatawag na Chinese Re-Education Camps. Sa loob ng mga kampong ito, sila ay ibe-brainwashed para tanggalin ang kanilang mga relihiyon at mahalin ang gobyerno ng China. Malupit ang pamamalakad sa mga kampong ito at ang sinumang magtatangkang tumakas ay mapaparusahan. Nakapangingilabot isipin kung gaano karaming tao ang nakakulong sa loob ng mga kampong ito habang pinag-uusapan natin ito ngayon. Next, makikita naman natin sa video na ito kung gaano karumi ang politika sa China. Ang politika ay isang sobrang nakakatakot na negosyo at ito ay labis na totoo sa China. Noong 2022, si Xi Jinping ay malapit ng mahirang bilang pangulo habang buhay ng China. Ngunit tila nag-aalala siya na may ilang tao na boboto laban sa desisyong ito. Isa sa mga taong iyon ay ang dating pangulo ng China na si Hu Jintao. Bago magsimula ang botohan, kinuha ng katabi ni Hu ang isang file mula sa kanya. Sinubukan niyang bawiin ito subalit hindi hinayaan ng lalaki na makuha niya ito at ilang sandali pa ay hinila na siya palabas ng silid. Makikita sa video na tinangkapan niyang kausapin si Xi Jinping ngunit tila wala naman itong pakialam sa kanya at pagkaraan ay tuluyan na nga siyang inalis sa eksena. Wala sa mga Chinese media outlet ang nagsalita tungkol dito at lahat ng search results para kay Hu Jintao sa mga Chinese social media ay nakasensored. Tila nais ng China na burahin na ang lalaking ito. Isa itong transparent display ng pagpapakita ni Xi Jinping ng kanyang kapangyarihan at nagpapatunay na siya ay talagang diktador ng China. Finally, panoorin naman natin ang mga nakakatakot na video ng mga lockdown sa China. Karamihan ng mga bansa sa mundo ay nakamove on na mula sa COVID-19. Ngunit sa China, inilalockdown pa rin nila ang lahat sa bansa. Kung ang isang tao ay na-infect, ang buong gusali ay ilalockdown kasama ang lahat ng mga empleyado sa loob nito. Nagrereklamo sila na wala silang pagkain o tubig at ilang araw na nilang hindi nakikita ang kanilang mga pamilya. Sa video na ito, makikita mo ang mga factory worker na tumatakas mula sa naka-lockdown na pabrika. Ang mga tao ay ikinukulong din sa kanilang mga apartments sa loob ng maraming araw na humahantong sa mass shrieking sa gabi. Ito ay mga galit na residente ng Shanghai. Hindi nila matanggap na palagi silang ikinukulong sa loob ng kanilang mga apartment sa tuwing mayroong isang residenteng mai-infect sa gusali. Kaya wala silang ibang choice kundi isigaw na lamang ang kanilang mga galit at pagkadismaya tuwing gabi. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, alin sa mga video na ito ang pinaka-shocking? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Make sure na panoorin din ang iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin. Ang North Korea ay ang pinaka-brutal at malihim na bansa sa planeta. Ang buong bansa ay naka-isolate at walang access sa internet. Ngunit sa tulong ng ilang matatapang na individual, ngayon ay mapapanood nyo ang ilang mga video na lihim na kinuhanan sa loob ng North Korea. Mula sa footage ng mga brutal na interogasyon hanggang sa malagim na mga eksenang kinuhanan sa loob ng labor camp. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.